Good morning mga seafaring. So ayan po, welcome back po sa ating channel. At muli po balik na po tayo dito sa ating pong area kung saan po tayo nagtatanim ng ating kumagulay. So ito pong area na ito po yung dating talungan po natin dito po sa Halada. So kasama po natin si Painatnat, siya po ang nagtatraktor dito sa area natin. Ito po ay dating talungan at ngayon ay pinapalinisan po natin, pinahingahan po natin ito ng matagal at ngayon po ay babalikan po natin ng mga talong. So itatanim natin dito ay mga talong po mga sea farming. So ayan po si Painatnat, talagang kanyang binabanatan o inararo itong area po natin. So ayan po pala mga sea farming, matagal po tayo na nakabalik sa pag-update sa ating po mga gulay. Gawa nga po na isa po tayo sa sumali dito po sa aming barangay na tumakbo bilang isang barangay kagawad po ng ating pong barangay. Dito po pala tayo sa Brooks Point, Palawan, Barangay Aribungos. So ayun po, medyo hindi na po tayo nakapag-upload dahil nga po sa medyo marami po tayong ginawa. Medyo busy po talaga sa mga panahong pangampanya. So ayan, at isa po tayo sa nagwagi po mga sea farming na maging barangay kagawad dito po sa aming barangay. At ayan po pala mga sea farming, maraming salamat po sa inyo pong suporta at panalangin po sa akin pong pagtakbo bilang isang magiging barangay kagawad dito po sa aming barangay. So ayan po, maraming salamat po. Kaya po matagal po tayo na hindi po nakapag-update sa ating pumagulay. At ayan nga, tapos na ang barangay election at muli na po tayong babalik sa ating pong pag-update dito po sa mga gulay. Hindi lang po sa gulay po natin, pati na rin po sa ibang mga kaibigan po natin na kasaka, ating pong i-update ang kanila pong mga gulay at ibabahagi po sa inyo mga sea farming ang kanila pong pamamaraan sa pagtanim po ng gulay. So ayan mga sea farming, tuloy-tuloy lang po muna si Painatnat po dito sa pagtraktor dito sa ating pong area at mamaya-maya po ay lilipat na po tayo. So ayan po mga sea farming, nandito na po tayo sa talungan po natin dito Kilangkil Ruting. So ito yung atin pong mga talong po So ito yung mga napitas nila Boknoy, at ito ang gwapo kong bayaw. So ayan yun, kaway naman dyan. So ayan si Jao, kasama po namin sa pangampanya nakaraan. So ayan, ano yan, mga veteranong driver ko. So ito po yung atin pong napitas dito lang sa area na to. Ito sa unahan, yan, may mga bakol po na yan. Yan, mamaya po ipakita ko rin po, maya update po rin natin yung ating pong mga talong dyan. So sa ngayon, ito nakailang bag pa lang tayo, 1, 2, 3, 4. So pang 5 yung kay Boknoy at mayroon pa tayong mga pilian. So yun, mapansin natin marami tayong reject ngayon. Dito kasi yung panahon namin dito ay tuloy-tuloy ang pag-init niya. So kahapon, napakagandang panahon dahil bumuhos po ang napakalakas po na ulan. Kaya ngayong araw, kahapon pala, hanggang ngayong araw ay naglarabas po ito sila Boknoy. So pahinga muna sila sa rabas, nagpitas po muna. At ito nga, tapos na sila nagpitas, mamaya po diretso na sila sa paglarabas po sa atin pong talungan. So ngayon pala, diretso na tayo doon sa atin pong mga talong para ma-update na rin po mga sea farming kung ano na po yung kalagayan ng atin pong mga talong po ngayon. Tara na. Aray ko, ano yun? So ayan po, ito na po yung atin pong talungan. So makapal na po yung mga talong po natin. Ito siyang mapansin po natin, wala pang gaano pong mga bunga at itong mga talong natin, ikisimula na naman siya na magtatalbos po ng panibago. So upo tayo. Ayan, mapansin po natin yung ilalim ay narabasan na. So ituto ko lang po mga sea farming. Ayan, narabasan na po yung dito sa may daanan. Medyo malinis na po siya. So yung plastic mulch natin, medyo kinain na rin po ng damo. Matagal nga po tayo na hindi nakapag-update sa atin pong mga talong. Pero tuloy-tuloy po yung amin pong pamimitas dito mga sea farming. So itong talongan natin na ito, ito po ay 9 na buwan na simula nung atin pong pagtanim.
So napaka tagal na, 6 na buwan na atin itong naitanim. At patuloy pa rin po siya, nagbibigay pa rin po ng bunga. So ito nga, ito may natumba na balag, itong puste natin. So naghihintay na lang po kami dito ng ulan pa uli para maghagis na naman tayo ng abono dito, mga sipaming. So yung gilid dito sa atin pong talungan ay linisin natin na konti yan bago lalagay po tayo ng maglalagay tayo ng abono. So ayan po ano, ito na po yung mga talong po natin. So yung isang area naman natin doon po sa kabila, doon po ay hindi pa natin nalinisan. Pero sa ngayon, ang gagawin po namin ngayon, tuloy muna kami sa paglalabas. Mapansin natin, ayan o, makapal po yung damo niya. Pero kapag malinisan na po siya, maging ganito na po yung itsura niyan, mga sipaming. Yan. Malinis na po yan siya. At yung talong natin, mahalata natin na may edad na siya, kasi nga yung puno niya ay talagang ano na siya, nagkahoy na talaga. Ayan po mga sipaming o. So ito sa kalagayan po ng atin po mga talo ngayon, na ito yung tayo niya, nagbibigay pa rin siya ng bunga. So kailangan na rin po natin na magtanim po ng bago. At yung pinakita ko nga po kanina na pagka-tractor doon sa isang area po natin, doon po tayo magtanim ng bago, mabagong talong po natin. So ayan po mga sipaming, ito po yung update dito sa atin pong mga talong.